Ganito ang mangyayari sa katawan mo pag pumunta ka sa 1000 atmosphere ng Mariana Trench. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming lugar sa mundo na hindi mo maaaring puntahan kung wala kang sapat na training. Oo, halimbawa, tuktok ng Mount Everest o di naman kaya kulungan ng mga leyon. Pero sa kabilang banda, bagamat may sapat na training ang iba, ay di pa rin ito sumasapat para manatili silang buhay kapag nagpupunta sila sa mga napakadelikadong lugar. Halimbawa, ito ang Mariana Trench. Kahit na napaka well prepared mo na, at kahit na gumamit ka pa ng napakatibay na sasakyang pandagat, ay di pa rin ito 100% safe kapag nagpunta ka na sa may tinaguri ang pinaka-deep point ng karagatan, ang Mariana Trench. Kaya naman sa video na ito, susubukan nating maghulog ng tao dito at tignan natin kung ano ang mangyayari sa katawan niya, anong pinsala ang matatamo niya at gaano lang siya katagal mananatiling buhay dito. Kaya naman simulan na natin. Bago ang lahat, magsimula muna tayo sa pinakaumpisa. Paano nga ba pumunta sa Mariana Trench? Para makapunta ka dito, kailangan mo munang pumunta sa western region ng Pacific Ocean sa may Mariana Island. Ang deepest point ng Mariana Trench ay may lalim na 10,994 meters o 36,069 feet. Sa paligid ng Mariana Trench, dito makikita ang tinatawag na Challenger Deep. At ang ganitong lalim ay hindi na nga pinupuntahan ng ibang mga creatures. Napakadilim dito, napakalamig at wala rin ditong sapat na oxygen. At ang pinakamahalaga, mayroon ditong napakatinding pressure. Oo, ang pressure dito ay umaabot ng 108.6 megapascals. Ito'y halos lagpas sa 1,000 na ulit kung ikukumpara sa normal na sea level. At mas siksik din ng tubig dito sa ilalim kumpara sa ibabaw. Kaya naman ang mga creatures na napunta dito ay mabilis talagang nalulusaw. Pero sa kabilang banda, meron pa rin namang mga creatures na nagagawang tumira dito. Gaya ng polychaete worms, mga mollusk, mga deep sea fish, mga sea cucumbers at mga smaller life forms. At bukod sa kanila, wala nang iba pang mga isda o nilalang ang kayang manirahan sa ganitong lalim ng dagat. Pero paano kaya kung tao ang ilagay natin dito? Ano kaya ang mangyayari? Siyempre, para makapunta ang tao dito, dapat muna siyang sumakay sa matibay na sasakyan. Sa katunayan, ang direktor na si James Cameron ay nagawa ng bumaba dito ng mag-isa. Oo, pero lihis tayo ng konti sa topic niya. Ano kaya kung pag nasa baba na ang sasakyan, biglang buksan ang pintuan at lumabas ang tao sa deepest point, ano kaya ang mangyayari sa tao? Sa katunayan, kapag nasa gantong lalim ka na, hindi mo magagawang basta-basta buksan ang pintuan dahil nga sa pressure. Kahit na buong puwersa mo na ang gamitin mo, di mo talaga mabubuksan ang pintuan. Ang dapat mong gawin para mabuksan ito ay dapat mong i-equalize ang pressure. Dahan-dahan, napakaingat mong papapasukin ang tubig sa loob ng sasakyan mo. Oo, pero ingat ka pa rin. Dahil pag tinamaan ka ng tubig na napasok ng dahan-dahan sa may sasakyan mo, ay mabilis nitong hahatiin ang katawan mo. Ngayon pag napasok na ng tubig ang sasakyan mo, ay pantay na ang pressure sa labas nito at sa loob. At dahil dito, magagawa mo ng dahan-dahan buksan ang pintuan. At sa unang milliseconds pa palang siguro sa labas, ay mawawasak na agad ang buong mong katawan. Pero sa pagkakataon na ito, ay gumamit tayo ng imagination. Isipin mo na naimbento na ang teleportation at magte-teleport tayo sa Mariana Trench. Ito ang mangyayari sa tao. Ang pressure na nasa loob ng katawan ng isang tao at ang pressure sa ilalim ng Mariana Trench ay magkaiba. At ang resulta nito ay flattening. Halimbawa, kapag nagpakulo ka ng tubig sa aluminum jar at ilagay mo ito sa malamig na tubig, ay mabilis malalamukos ang jar. At ito'y dahil sa external pressure. At yan din ang sasapitin ng katawan ng isang tao sa ilalim ng tubig. Pero gaano katagal ang tao dito bago malamukos at mamatay? Sa katunayan, kapag wala pa namang ilang segundo pag nag-teleport ka dito, ay di pa naman ganong mawawasak ang katawan mo. Pero kung 1 seconds lang naman din at nakabalik ka ulit sa lupa, ay makikilala ka pa naman pero wala ka ng buhay. Pero paano kaya kung lagpas isang segundo ka na sa ilalim? Kapag isang segundo na o lagpas na, ramdam mo na ang nakakamatay na pressure. At kapag umabot ka pa ng 30 seconds sa ilalim, di ka lang basta masisira. Sa halip pupunuin pa ang katawan mo ng tubig dito.
At dito lahat ng blood vessels mo ay magsisiputukan. Magiging pinkish ang balat mo dito, magiging mukhang manika ka rin dito, nagawa sa laman at buto. At kung babalik ka ulit sa lupa gamit ang teleportation ay di na mangyayari dahil wasak-wasak na ang physical mong katauhan. Sa kabilang banda, paano kung di tayo gumamit ng teleportation? Ito ang mangyayari. Bago mo marating ang pinakasahig ng Mariana ay marami kang pagdadaanan. Una na nga rito ang mga halimaw, mga pating at iba pang mga sea creatures sa ilalim ng dagat. Pero mabalik tayo sa ating pinag-usapan kanina. Bakit merong mga creatures na nabubuhay sa pinakalaliman ng Mariana Trench? Ba't hindi sila namamatay dito? Sa katunayan, halos lahat ng hayop, mga tao, mga bagay ay magiging abo kapag pumunta ka sa pinakasahig ng Mariana. At ito'y kabaliktaran sa mga hayop na nakatira doon. Oo, pag sila naman ang umakyat sa pinaka-surface ng tubig ay magiging abo rin sila. Pero bakit sila nakakatagal sa ilalim ng Mariana nang hindi namamatay? Ang sagot ay na-adapt nila ang kondisyon. Nangyari ito madalas dahil sa paggalaw ng lithospheric plates. Nung simulang lumalim ang Mariana, lahat ng mga creatures na narito ay dahan-dahang na-adapt ang kondisyon. At ang ibang hindi naka-adapt ay namatay. Ngayon ikaw, kung bibigyan ka ng chance ng libre, susubukan mo bang makita ang Mariana Trench o makapunta sa pinakalaliman ng tubig? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin.